na traffic na ngayon dito sa Katipunan. Good morning mga paps, welcome back po sa ating channel. Ito na naman po ang inyong lingkod, Bert Moto. Ayan, ngayong umaga mga paps, habang traffic dito sa kahabaan ng Katipunan, medyo matraffic na dito simula ng Monday. Pag-usapan natin mga paps ang House Bill 33. Ayan, napanukala ni Congressman Bonifacio Posita. Ano ba itong House Bill 3366 na panukala ni Congressman Busita? O, mangyari mga paps, isummarize na lang natin kung ano ang nilalaman ng panukalang ito. Ang nilalaman ng panukalang ito mga paps, napakasimple lang. Mapatupad ng tama ang batas at mapanagot ang mga enforcer na may pagkakamali sa panghuli sa mga gaya nating motorista o drivers. So yun lang naman ang pinaka summarize o pinaka buod ng House Bill na to. Napakaganda nito mga paps para sa mga gaya nating motorista, riders o drivers. Kasi bakit? Kapag nahuli tayo mga paps at mali ang panghuli sa atin, hindi naman napapanagot ang mga enforcer na may pagkakamali. Ang nangyayari kasi mga paps, ang sasabihin nila, kung may problema ka, i-contest mo na lang. Hindi naman kasi ganun basta-basta ang pag-contest mga paps. Ilang araw ang tatakbuhin niyan? Ilang araw bago lumabas ang hatol niyan? Kung ilang araw yon mga paps, yun din ang araw na hindi ka makakapasok kasi syempre kailangan mo umatin. Kung nagtatrabaho ka, malaking kawalan sa iyan. Diba? Malaking kawalan sa iyan mga paps. Tatlo, apat na araw bago lumabas ang hatol, tatlo, apat na araw ka rin hindi papasok. Ang mangyayari lang naman, pagka na-contest mo, nanalo ka, sabihin natin nanalo ka. Ang mangyayari lang naman mga paps nakawala yung huli sa'yo o cancel void yung huli sa'yo. Ganun lang mga paps, pero yung mga katiwaling enforcer o mga nagamaling enforcer, hindi natin alam kung nasususpindi sila. So kaya siguro nagpanukala ng batas si Congressman patungkol dito, Congressman Bonifacio Posita. So kung ito man itumuloy mga paps, lumusot sa Kongreso, lumusot sa Senado, umabot hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ito mga paps ay napirmahan, napakaganda na itong resolution o napakaganda na itong panukalang batas na to ni Bonifacio, Congressman Bonifacio Posita. Magkakaroon na tayo mga paps ng ano ng dahilan Di ba? Magkakaroon na tayo ng lakas ng loob. Kasi meron tayo, may alam tayong batas na poproteka sa mga riders at mga drivers na katulad natin mga paps. Diba? At saka nakalagay dyan sa batas na yan mga paps, makapaloob dyan na kapag hinuli ka at napatunayang may pagkakamali ang enforcer na nanguli sa'yo, nakalagay sa batas na yan mga paps, magbabayad ang enforcer. Ha? O hindi pala, hindi ang enforcer, bali magbabayad ang lokal. Magkano dito ako nahuli, Quezon City. Ha? Nahuli ako ng enforcer, pinuntes ko, nanalo ako mga paps. Ngayon, kung ilang araw kang hindi pumasok, sabihin na natin 500 kang isang araw mo, tatlong araw kang hindi pumasok, 500 times 3, 1,500 ang babayaran sa'yo. Tapos, ang magbabayad niyan mga paps, ang LGU o ang local government ng Quezon City. Hindi ang enforcer. Kasi mga paps, bakit daw? Ang LGU kasi, may pondo sila. Meron silang nakukolekta sa mga violation na nahuhuli nila. So, ang magbabayad ngayon,
ang LGU, ang local government ng Quezon City. Siyempre, kapag maraming pagkakamali yung enforcer nila, dyan mapipilitan ang mga LGU na suspindihin, tanggalin na totally yung enforcer nila dahil maraming pagkakamali, maraming beses silang magbabayad, diba? O kung pwedeng mag-train kayo para hindi tayo kahiyahiya, nagbabayad tayo lagi sa inyo dahil sa mga maling panghuhuli ninyo. Ganun ang nangyari, mga paps, diba? Mapipilitan ngayon ang local government na i-train mabuti ang mga enforcer nila. Kasi mga paps, diba? Hindi naman sa ano ha, marami tayong mga local enforcer, mga paps, na wala naman talaga, o may konti lang talaga ang alam sa batas trapiko. Tapos nakalagay pa rin dyan, mga paps, ha, sa batas na yan, kapag nahuli ka, kapag nag-contest ka, so pwede kang magsama ng hanggang 5 tao na maging backup mo. Yan, po pwede kang magsama. Kasi bakit? Ang nangyayari kasi, mga paps, pag pumasok araw sa adjudicator na, magko-contest ka na, kunyari, may kasama kang tropa para pampalakas ng loob. Ang nangyayari, sino ka? Kasama ka ba dito? Kaibigan ko. Ang sasabihin sa'yo ng adjudicator, hindi ka pala kasali, labas ka. Pero pagdating ko sa loob, mga paps, ha, ilang enforcer ang nandun? Tatlo, pinakababa na yung dalawa, hindi natin umabot pa ng 5, makaka-demoralize siya, mga paps. Di ba? Mga, mawawala ka ng lakas ng loob. Kasi ilang yung harap mo. Hindi kaya pag may kasama ka, medyo malakas ang loob mo, may backup sa'yo. So pwede yan sa batas na yan, mga paps, ha? At saka po, pwede rin ngayon, nire-request din sa batas na yan, na batas na yan, na kapag hinuli ka, pwede kang magkuha ng pictures or videos. Yan. Para makita talaga kung may pagkakamali ka o yung enforcer nila merong ebidensya, mga paps. Yan. Nakapalob yun sa batas na rin na yan. So sana, mga paps, no, pumasa ang panukalang batas na to ni Bonifacio Busita, ang House Bill 3366 na to, mga paps. Napakaganda nito sa mga gaya nating riders and drivers. Mapoprotektahan tayo na itong batas na to, mga paps. Sa mga hindi pa natin subscribers dyan, mga paps, huwag po kayo mahiya mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nilalabas natin, mga paps. So paano? Ito muli ang inyong lingkod, Bert Boto, ang nagsasabing ang taong kaskasero, lapitin ng piligro. Adios, mga paps!